Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up mga kapuso? Welcome back to my channel. So ayan, another day, another update na naman ang aking ibibigay sa inyo tungkol sa First Yaya, dahil napakaganda na ng mga eksena, matatawa talaga kayo. Pero bago ako mag-umpisa, paalala ko lang, updates lamang ito o review. Wala tayong video na may i-upload dahil bawal tayong kumopya ng video nila. So sa lahat ng mga nakapanood, paalala ko lang, video lang po ito. Huwag sana kayong magalit at sana ay panoorin nyo pa rin. So ayan na nga mga kapuso, ang mga kaganapan, dahil itong si Melody nga ay biglang napauwi o napasugod sa bahay nga nila dahil itong ang nanay niya ay na-aksidente. So parang na-high blood siya, kaya bigla siyang natumba, na-high blood siya kay Lorraine dahil nga nung nag-usap silang dalawa ng nanay niya. At sabi ng nanay niya na umuwi na muna siya, magpahinga siya, umbaga kumuha na muna siya ng bakasyon. Itong si Lorraine ay biglang pumasok sa eksena at sinabi nitong Lorraine na bakit bakasyon lang, ayaw mong gawin ng yung umalis na lang daw siya at siya na ang magbabayad kay Melody. So yung nanay ay galit na galit, na high blood tuloy siya dahil kay Lorraine. At sabi nga niya, pag nakita si Lorraine ay talagang chechinalasin niya. So ayun na nga, na high blood yung nanay niya, kaya nung ibinalita na gano'n ang nangyari ay dali-dali itong umuwi si Melody, na hindi naman lang siya nakapagpaalam kahit sa mga kasamahan niya, mga kasambahay, ay hindi siya nakapagpaalam, lalong-lalo na kay PJ at doon sa mga alaga niya. So parang nag-alala yung lahat dahil nga bigla na lang umalis tong si Melody nang walang nakakaalam, walang nagsabi na kung ano ang nangyari, bakit bigla siyang umalis. Kaya yung mga bata nagulat din. At yung dalawa talaga ay gustong-gustong puntahan itong si Yaya. At ito namang si kapatid nilang panganay ay nang sabi na bakit hindi si Daddy ang kulitin nyo na pabalikin si Yaya dito, kung gusto nyo pabalikin. Hindi yung ako, yun ang sabi ni Nina. So hindi yung ako yung kukulitin nyo. So itong si PJ nga, sinabi nga sa kanyang mga anak na umalis na nga itong si Yaya at hindi alam kung babalik pa. So itong si Melody nga, ang sabi niya, nag-aalala din siya dahil hindi siya nakapagpaalam at baka daw nagalit na itong si Presidente at gustuhin man daw niya na babalik dahil sa mga alaga niya, dahil ayaw nga niyang umalis dahil sa mga alaga niya, napamahal na nga siya sa mga alaga niya, pero parang gusto niya na rin na magbakasyon, ganun. Pero yun na nga ang kinaano niya, ay hindi nga siya nakapagpaalam. Na tawag ng tawag si Presidente pero hindi niya sinasagot. Nako, itong kapatid niyang isa ay against sa kanya at sinasabi na kasi napakapilingera mo Presidente, magkakagusto sa'yo, ang gusto mo yata ikaw pa ang puntahan dito. So parang alam mo yun, naiinggit yung kapatid niya kasi ito nga si Melody na nalilink nga doon sa Presidente, naiinggit siya at ang sabi na iniisip mo kasi na ikaw yung sasabihin ni Presidente na ikaw yung gusto o i-announce na ikaw yung magiging girlfriend. So parang ayaw niya na ganun kasi parang selos yung nararamdaman niya so kay Melody. So tumatawag itong Presidente ay hindi nga siyang sinasagot. At ang sabi nga ng tatay na ito na naman, nakita na naman yung tatay niya sa guni-guni niya. At sabi ng tatay niya na itulog mo na lang yan para pagising mo bukas ay kusang lalapit sa'yo yung, alam mo, yung solusyon. So, itong si Melody, kahit tawag na ng tawag itong si Presidente, hindi pa rin niya sinasagot. At tinawagan ni Melody itong si Norma at sinabi niya ang dahilan kung bakit bigla siyang umalis at hindi siya nakapagpaalam. Ang sabi nga niya na alalang-alala nga sila kasi hindi man lang siya nakapagpaalam. At ayun, sinabi ni Melody yung dahilan at sinabi nga niya na high blood ngayon, na aksidente nga yung nanay niya, may nangyari. Kaya naintindihan siya ng mga kasambahay. At itong si Norma ay sinabi niya nga kay PJ at sinabi nitong si PJ na tama pala si Conrad, na dapat inalam ko na muna ang lahat bago ako, alam mo yun, na putak kasi siya ng putak, dada siya ng dada, na hinuhusgahan niya na agad si Melody. Kasi ito nga si Conrad, sinabi ni Conrad na
yung mga nararamdaman ni Melody na nasaktan siya dahil sa mga narinig niya na ang sinabi kasi na yung nakikipag-date na si Presidente doon kay Lorraine, hindi man lang inintindi ni Presidente yung nararamdaman ni Melody. So parang nagtalo siyang dalawa, tapos ayun na, gustong-gusto ni Conrad na puntahan itong si Melody, pero itong si President ay ayaw niya. So syempre nandoon pa rin yung pagsiselos kasi alam ni Presidente na itong si Conrad ay may gusto kay Melody. So ayaw niya. So itong nalaman nga ni Conrad na ganun nga ang nangyari sa nanay ni Melody, siya na yung gustong pumunta doon, pero sinabihan siya ni Conrad na ako na lang sir kasi hindi pa na secure yung lugar doon, baka hindi safe sa iyo. Pero hindi talaga naniwala itong si Presidente. At hindi siya nagsabi doon kay Conrad. So, nag-disguise itong si PJ. Kasombrero siya at kung ano-ano pa para hindi siya makilala. At itong magkakapatid na to, at sinabi pa na napaka-assuming nitong si Melody, hindi sinasagot. 20 times nang tumawag ito si Presidente. Tapos sinabi niya pa na baka hindi si Presidente yan, gumamit lang ng pangalan. So, nung sinagot ay sabi nito magpapaburger daw siya kung totoong si Presidente. So, ayun na nga, si Presidente na nga. At kinumusta yung nanay, kinausap pa yung nanay. So, ayun na, nawala na signal sa kaka-ingay nila. Tumayo itong si Melody at hindi nila kalain na ito si Presidente ay dumating. So, ayan, nagkakiligan na. So, dumating nga ito si Presidente at, ay, talo na yung kapatid niya at magpapaburger daw. So, ayun na, nagkagulo na sa labas dahil nga nalaman nila yung Presidente ay nandun sa bahay nila ni Melody. So, ito ang ating aabangan sa ating panoorin yung kaligtasan nitong Presidente o ni President Glenn, kasi nalaman ng mga tao na naandoon nga siya sa pamamahay ni Melody. So itong si Conrad ay galit na galit doon sa isang security, bakit hindi daw pinaalam sa kanya. So ito ang ating aabangan guys, dahil mga kapuso, dahil parang may something na napagtitingin na talaga, magtatapat na ba itong si President kay Melody doon sa kanyang nararamdaman, at babalik na ba itong si Melody sa mansion. So abangan natin to guys. So maraming salamat sa inyo, hanggang dito na lang ako, at huwag ninyo kong kalimutan ni subscribe at pindutin ang bell notification para updated kayo sa tuwing nag-upload ako ng video. At sa lahat na aking mga subscribers, shoutout sa inyong lahat dyan. Wala tayong iwanan, stay connected. So hanggang bukas muli.